ang kasaysayan ng Taiwan kasama ang Japan ay nauna pa sa ikalawang digmaang pandaigdig. 15 taong bago ang pagsasanib nito sa Korea na may isang account na naalala ng maraming Taiwanese hanggang ngayon. Bago ang Taiwan ay nasa ilalim ng kolonyal na pamumuno ng Hapon, ito ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng gobyerno ng King na nagkolonyal sa isla na tinirahan ng mga katutubo ng Taiwan. Isang kolektibong termino para sa iba't ibang grupo ng ninirahan sa isla sa loob ng libo-libong taon. Noong unang bahagi ng 1683, ang isla ay nabuo sa pamamagitan ng tumaas na paglipat ng populasyon ng Chino. Nagkaroon ng mga pamayanan, pag-aalsa at pagbabago, ngunit madalas na pinagtatalunan ang mga relasyon sa pagitan ng mga katutubo at populasyon ng Chino. Pagkatapos ng unang digmaang Chino-Japanese sa pagitan ng 1894 to 1895, ang Taiwan ay pinagkaloob ng gobyerno ng King sa Japan na naging isang bagong kolonyal na administrasyon sa ilalim ng Meiji Era Japan. Ang kasaysayang ito ng pananakop ng mga Hapones sa Taiwan ay nagbibigay diin sa mga mekanismo ng kolonisasyon at imperialismo na may matinding epekto sa mga mamamayan ng Taiwan hanggang sa kasalukuyan. Ang pananakop ng mga Hapones sa Taiwan ay higit na dapat na nakabatay sa dalawang patakaran ng asimilasyon at ay napagtrato sa ilalim ng isang imperial na pananaw na nangangako ng pananaw ng Taiwan bilang katulad ng isang home island ng Japan. Sa pagsasagawa, pinatay ng mga Hapones ang libu-libong Taiwanese na lumalaban sa kolonyal na pamumuno habang nakikipagtulungan sa mga lokal na ilite upang mas matiyak ang kanilang hegemonya sa isla. Ang kolonyal na administrasyon ay may programang modernisasyon na nagpalawak ng agrikultura, pagtatayo ng mga paaralan at mga universidad, pagtatayo ng mga rilis, papalawak ng mga network ng telegrapo, mga institusyon ng pulisya at pagpapakilala ng mga bagong libangan tulad ng mga pelikula. Karamihan sa mga infrastruktura na ito ay nagdala sa lipunan ng Taiwan sa isang modernong panahon habang pinalawak din ang mga pag-export ng mga mapagkukunan ng isla tulad ng bigas at kampor, isang material na ginagamit para sa pulbura, pangunahin para sa kapakinabangan ng mga home island ng Japan. Ang pamumuhunan na ito sa buhay at ekonomiya ng Taiwan ay para sa kapakanan ng mga industrialistang Hapones, mga ngalakal at militar na nangangailang ng mga rilis, telepono, daungan at marami pang ibang network upang magdala ng mga kagamitan at tauhan ng militar habang nagluluwas ng mga kalakal ng Taiwan. Bagamat maraming mga Taiwanese ang nabigyan ng ilang mga pribilehiyo dahil sa pagiging makabagong sakop ng imperyal, ang mga katutubo ng Taiwan ay tinalaga bilang mga Siban na wild savages na kailangang maasimilasyon at anumang pagtutulaban sa mga Hapones ay humarap sa pagpuksa at paglilipat. Kilala bilang Takasagusuko, naisip na sila ay kulang sa economic sensibilities upang manirahan sa regularly administered territories ng Taiwan. Ang malupit at diskriminasyon ng mga gawin na ito ay umantong sa maraming katutubong grupo na tumakas o lumaban sa pananakop ng Hapon. Ang Musha Incident noong 1930 ay huling kilalang pag-aalsa laban sa mga Hapon kung saan sinalakay ng mga katutubo ng Sidik ang isang nayon ng Hapon at bilang pagganti, natay ng militar ng Hapon ang mahigit 600 Sidik. Nagdulot ito ng pagbabago sa mga patakarang orihinal kung saan ang mga katutubo ng Taiwan ay itinuring na ngayong mga sakop ng imperial
upang patahimikin ang anumang karagdagang anti-imperialistang damdamin. Nagkaroon ng pagtaas ng mga patakaran sa asimilasyon sa pagpasok ng siglo ng Taiwan na nagtataguyod ng kultura ng Hapon, wikang Hapon at katapatan sa emperador. Noong 1937, pagsisimula ng digmaan na sa China sa buong Taiwan, ang kolonyal na pagsisikap ay ginawa upang baguhin ang lipunang Taiwanese sa isang purong Hapon sa pamamagitan ng mga insentibo sa publiko habang sinisira ang mga institusyon pangkultura ng Taiwan. Kabilang dito ang pagsasalita ng Hapon, pagkuha ng mga pangalang Hapon, pagsusuot ng damit na Haponesa, pagtalikod sa mga kaugulian ng Tsino at pagtataguyod ng katapatan sa emperador ng Hapon. Sa pagtatapos ng pamamahala ng Hapon, mahigit 70% ng mga bata sa elementarya ang nag-aaral ng mga kaugaliang ng Hapon. At noong 1941, himok ng gobyerno ang mga lalaking Taiwanese na maglingkod sa militar ng Imperial Japanese. Kami ang nagboluntaryo o nagconscript. Sa pagitan ng 1941, 200,000 Taiwanese ang nagboluntaryo o nag-drop sa militar, na may 30,000 sundalo na mamamatay mula sa iba't ibang labanan sa China. Noong ikalawang digmaang pangdaigdig, nagsilbi rin ang Taiwan bilang proxy para sa parehong mga salungatan at ambisyon ng Hapon at Amerika sa Silangang Asya. Bagamat hindi kailanman direktang sinalakay ng US tulad ng Okinawa ang Taiwan, ay isang target para sa mga bubang panghimpapawid ng militar ng Amerika. Ang Taihuku Air Raid noong 1945 ay ang pinakamalaking Allied Air Raid na nag-target sa modernong Taipei, na nagresulta sa pagkamatay ng humigit kumulang 3,000 Taiwan na civilian at pagkasugat ng libu-libo pa. Para sa karamihan ng mga Taiwanese, naging lalong maliwanag na ang mga Hapon ay matatalo at sa gayon ay malaking kawalang katiyakan ang bumugad sa kinabukasan ng Taiwan sa mga tuntunin ng susunod na pinuno nito. Ang Cairo Conference noong 1943, isang turning point meeting ng Allied Powers na pinamumunuan nila Winston Churchill, Chiang Kai-shek at Franklin Delano Roosevelt ay nilayon na ibigay sa Republika ng China ang teritoryong inagaw ng Japan. Bagamat ang mga hangarin na ito ay hindi lahat ay nasunod pagkatapos ng digmaang sibil ng China, noong October 1945, ang Taiwan ay nasa ilalim ng bagong pamamahala ng Republika ng China na nagtatapos sa 50 taon na pamamahala ng Imperial na Hapon.